Opo, una po sa lahat, ano po ang gagawin dito sa sinasabing outdated na po na air traffic system na kinokontrol ng Civil Aviation Authority of the Philippines po, sir? Well, actually po, yung facilities naman po hindi talaga outmoded, ano? Because bago lang po itong facilities na ito na inaugura noong 2018. Ang naging issue po kasi ito, yung kanyang software, yung kanyang hardware, hindi na tayo, dahil from the time na ginawa itong building na ito noong 2010 hanggang 2018, medyo yung teknolohiya tumaas na eh. Kaya yun po yung dahilan kung bakit medyo nahuli tayo rin sa ating mga ASEAN neighbors, dahil sila talagang updated yung kanilang mga programs eh. Opo, bago yung susunod na katanungan, kumusta na po yung operasyon ng syempre itong mga paliparan dito sa bansa matapos po yung nangyaring aberya po noong bagong taon po? Well, so far po, last Sunday 5:45 p.m. nag-normalize naman po yung operations, at kahapon po naman lahat ng 44 airports na silbihan na po lahat yung mga na-delay na flights, at normal operations na po talaga kami sa mga ka-operated airports. Opo, si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista aware daw dito sa problema sa tinatawag na communications, navigation, and surveillance systems for air traffic management, yung CNS-ATM. Kailangan po bang palitan na lahat ng mga ito po? Well, actually po, spare parts lang ang kailangan dito at upgrade, ano? But ang suggestion po ni Secretary sa ating Pangulo is magtayo pa ng isang pasilidad na katulad nito para meron tayo tinatawag na redundancy, at siyempre updated din yung mga ano, yung makakatabi tayo sa ating mga ASEAN neighbors in terms of technology. Opo, pakipaliwanag po sa amin, lalong-lalo na sa layman's term po siguro, yung mga sa listeners po natin, yung kahalagahan nitong tinatawag na communications, navigation, and surveillance system for air traffic management. Paano po ito gumagana, sir? Okay, previously ho, bago namin ma-inaugurate ito, ang ginagawa po manual lang, ano? Kung yung flights, so isa-isang nakapila, at by radio and visual, manual ang ginagamit. Unlike itong i-sinet up po itong CNS-ATM, by satellite na po ito, nasa screen. Kaya automatic po, siya na yung nag-aayos ng mga flights kung sino yung priority. May mga nagtatanong dito, hindi daw ba pwedeng halimbawa lumapag yung aeroplano, lumipad yung mga aeroplano kapag wala itong sistema na ito, sir? Well, pwede po, kaya lang mabagal pa nga yung sistema. Kasi ho, sa ngayon, especially sa NIA, 40 flights per hour dyan. Unlike before, talagang mas mababa yung ano. Kasi sa taas ng turismo, travel, ano natin ngayon, sirs, kailangan mabigyan natin ng maganda servisyo yung paglapag at pag-alis ng mga, sa mga palipara ng aeroplano, yung pinakamabilis. Kaya lang, kinakailangan din, hindi natin pwede compromise yung safety. Yung mga spare parts po na sinasabi nyo kanina na kailangang palitan, mga magkano naman po yung gagastusin dyan, at mga ilang araw po bago ito mapalitan yung mga spare parts na po yan? Actually, since last quarter of the year, 2022, ipinrocure na po yan, ano, napondohan po yan ng 120 million. Ang problema lang po ay siyempre matagal yung proseso para maayos yung kailangan kasi sumunod tayo doon sa COAG procedure. Kaya ang nangyari po, na-award naman noong December yan, ngayon po ang delivery ng January. Unfortunately, yun nga po, dahil doon sa konting delay, mas nauna yung problema kaysa dito sa spare parts na dapat na solusyon sana. Nako, yun pala yun. Itong aking partner si Bombo Jane, spokesperson Eric po, may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Sir Eric, may nagsasabing isa pribado na lang daw ang mga paliparan dahil sa nangyaring aberya na ito. Sa tingin niyo po ba, napapanahon na ito, sir? Well, marami naman po, I'm talking about yung mga top airports. So marami mo kaming pinaprivatize na ng mga airports. Like yung Katiklan po, dati ho sa Kaap yan, pero ngayon ho, it's being run by San Miguel. Ano? Ngayon, as far as yung kung sinasabi nyo yun dito sa NAIA, kasi po ang NAIA is a separate authority outside Kaap.
kaya sila po ang magpagbibigay ng komento dyan sa tinanong niyong question. Okay. Plano ng Senado, sir, na magsagawa ng pagdinig hinggil sa nangyaring glitches. Sa tingin niyo, kailangan pa ba ito? O kailangan na ito? Well, kailangan po siguro dahil handa naman kami para ma-ilatag sa bayan kung ano talaga yung nangyayaring issue ngayon, ano? Especially marami talagang na-inconveniente rito sa nasabing crisis. But at least yung side namin, makita rin naman ng publiko ba't nagkaganap. Opo, si Gerald po ulit ito, Sir Eric. Ano, so, kagabi may nakita ko sabi, 100% na full na na-restore yung operation ng mga flights doon po sa Ninoy Aquino International Airport. Sir, so sa ngayon wala nang problema dito sa mga flights sa ngayon po, sir? Well, yung regular flights, so yung mga schedule, tuloy-tuloy po yan. Ang naging problema lang po, siyempre, ang challenge sa kanila ngayon, is yung recovery flight na tinatawag, yung mga pasaherong naiwan na na-cancel yung kanilang booking yung last Sunday. Pero yung normal operations po ngayon, kung ano yung schedule, yun po yun na magkakaroon po ng flight talaga. Mm-mm. So, sir, dahil nangyari ito na hindi inaasahan dahil wala pa yung spare parts, posible ba na sa mga susunod na araw, linggo or buwan mangyayari ulit itong aberya na ito hanggang hindi napapalitan yung sinasabi niyong spare parts po, sir? Well, it's running naman po, kaya lang yung backup ang kailangan namin, which kung sakali magkaroon man uli ng itong aberya at nandiyan na yung pyesa, mabilis na namin ma-address yung problema. Oo, may timeline po ba kayo kung anong buwan mapapalitan itong mga spare parts na ito, sir? In few days po, dahil in-expedite na po ito para at least meron tayong backup system just in case na may mga yung parts failure, ano? Opo, sir, siguro panawagan nyo na lang po or mensahe nyo, lalong-lalo na marami itong mga, hindi naman maiwasan, sir, talaga may mga pumupuna at meron po yung mga nagpapanawagan nga na kasuhan daw ang Civil Aviation Authority of the Philippines dahil sa mga nangyaring aberya na ito. Mensahe nyo po siguro, sir, or itong panawagan nyo, lalong-lalo na itong ating mga kababayan na bumabiyahe po gamit itong airspace po. Well, humingi lang kami ng pagmanhin sa nangyaring technical glitch. Pero para ho sa kaap kasi, mas importante sa lahat yung safety at security ng mga aircraft at passengers. Ngayon po, yun nga, humingi kami ng pagmanhin dahil medyo na-delay ang pag-restore because nag-double yung mga ganung problema. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio Philippines.